Laanong iapila ng Sunshine Media Network International o SMNI ang inilabas na preventive suspension order ng MTRCB laban sa dalawa nilang TV shows. Ikinatuwa naman ng Makabayan Block ang desisyon ng regulation body para matapos na ang umano'y red tagging ng istasyon. Yan ang ulat ni Mera Lesboras. Pansamantalang sinuspinde ng MTRCB ang dalawang TV show ng Sunshine Media Network International o SMNI dahil sa ilang paglabag. Yan ang laban kasama ang bayan at gikan sa masa para sa masa. Ayon sa MTRCB, naglabas sila ng preventive suspension order, epektibo nitong December 18 matapos ang masusing pag-aaral at investigasyon sa mga reklamong natanggap nila laban sa mga naturang TV show. Sa gikan sa masa para sa masa program, pawang mga death threat ang tinukoy na paglabag ng MTRCB laban sa programa, partikular na sa episodes nito noong October 10 at November 15. Sa laban kasama ang bayan program naman, partikular na tinukoy ng MTRCB ang reklamo hinggil sa pag-eri ng programa ng umano'y 1.8 billion pesos travel fund ni House Speaker Martin Romualdez, bagay na pinasinungalingan na ng Kamara at tinalakay na rin ng House Committee on Legislative Franchises. Ang Makabayan Block sa Kamara, ikinalugod ang naging pasya ng MTRCB. Ayon kay House Deputy Minority Leader Franz Castro, kung tutusin, matagal na nga dapat itong ginawa ng ahensya. Pero maganda na rin ngayon dahil mapuputol na ang umunoy talamak na red tagging, pagpapakalat ng maling impormasyon at iba pang paglabag ng mga nasabing TV show. Pero ang SMNI naman, umalma at nanindigang iaapela nila ang naging desisyon ng MTRCB. Of course, we respect the decision na ng MTRCB. In fact, kahapon, we are studying kung ano yung mga possible option namin and we are planning to file a motion for reconsideration. Kasi in the very first place, parang yung ginagawa kasi ng MTRCB, parang may pinangunahan na nila yung desisyon ng DOJ with respect sa kaso ni President Duterte. Mela Lesmoras para sa Bayan.